Shout out tayo mga idol sa ating mga member. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal at sa mga bago. Shout out kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong mga channel at laging nagsusuporta sa akin, kay Ate Bing Bating Bear, Miss Miami Laurel, Ava at Tinder, sa aking mga kasamahang guro, kay Sir Jovanix, kay Blind Glen Family TV. Shout out din sa mga bagong member natin, kay Queen Jason Jason, Idol Rick Quijano, at maraming salamat Idol Sweet Joy sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community. Kay Idol Amadio Flores, maraming salamat Idol. Kay Emilene Binolirao, sa lahat ng mga nagmamahal at nag-antabay sa ating mga upload, mabuhay po kayo mga Idol. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Makalipas ang mga minuto, kinausap na itong si Eloisa ng kanyang ama na si Manong Inting, kasama ang isa pa nitong nakatandang kapatid na si Tony. Ipinaalam na nila sa babae ang nangyari sa kanyang ina. Sinabi na nila na 2 taon na ang nakalipas simula nang mamatay na ito. Hindi makapaniwala itong si Eloisa. Agad na bumuhos ang mga luha galing sa kanyang mga mata. Wika ng kanyang ama. Wala na tayong magagawa, anak. Ganun talaga ang buhay. Kaya dapat mo na itong tanggapin. Natanggap na namin ang mapait na sinapit ni Aureng, ang iyong ina. Napayakap na lamang itong si Eloisa sa kanyang ama. Ramdam nitong si Lucas ang hinagpis ng kanyang asawa. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ng matanda ang mas lalong ikinagulat nila ni Lucas at Eloisa. Ayon kasi sa sabi nitong si Manong Inting, hindi namatay sa pangkaraniwang sakit ang ina ni Eloisa. Hinala nila kasi na binarang ito dahil biglaan ang nagiging kamatayan nito. Biglang bumagsak ang katawan hanggang sa hindi na nito nakayanan pa ang lahat. Tanong ng tanong itong si Eloisa kung sino naman ang pwedeng gumawa noon. Sinabi ng mga ito sa babae na ang hinala nila ay ang mga kamag-anak ni Aling Rosita, ang dalawang matanda doon sa malapit sa may kalsada. Ang dalawang matandang ito ay ang mga nakita kanina nila ni Lucas na masama ang mga titig sa kanila. Wika pa ni Manong Inting na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito simula nang dumating ang dalawang matandang babae na sina Manang Ason at Manang Buning. Minsan kasi naaktuhan talaga ni Aling Aureng ang dalawang matanda doon sa kanilang taniman ng mga mais na kinain ng buhay ang kanilang alagang kambing. Kitang kita ito ng ina ni Eloisa. Matagal na silang mahinala tungkol sa tunay na mga pagkatao ng dalawang matanda. At sa nakita ni Aling Aureng, sigurado na siya na aswang nga ang mga ito. Kaya nang sabihin ni Aling Aureng kay Manong Inting ang kanyang mga nasaksihan, gulat na gulat ang matanda at galit na galit. Napatay pa naman ang kanilang kambing. Nang makita nga nila ito, wakwak ang katawan at nawawala na ang mga lamang loob ng kanilang alaga. Ngunit saksi nga itong si Aling Aureng na dinukot ng dalawang matanda ang lamang loob ng alaga nilang kambing, kinain at pagkatapos nagmamadaling umalis na ang mga ito. Wika din nitong si Aling Aureng, nakakaiba na din ang hitsura ng dalawa. Nangingitim ang palibot ng mga mata at nangingitim din ang kanilang mga balat sa buong katawan. May mga matatalas na mga pangil at may mga tumutubong matutulis na mga kuko sa kanilang mga daliri. Sa galit nitong si Manong Inting, kinupronta niya ang mga ito habang may dalang mahabang itak. At iyon nga ang pinag-awayan ng mga ito.
Dahil itong si Manang Rosita, talagang ipinagtanggol nito ang dalawang mga kamag-anak. Wika nito, nagawa-gawa lamang ang mga sabing iyon ni Aling Auring para sirain sila. At makalipas nga lamang ang ilang araw, biglang nagkasakit ang ina ni Eloisa at sa loob ng 3 araw, agad na itong binawian ng buhay. Biglaan kasi ang pagbagsak ng kalusugan nito. Kinahapunan, may mga ginagawang orasyon itong si Lucas na mga palipadhangin. May mga ginawa itong pag-iimbestiga sa dalawang matanda doon sa unahan. May mga inutusan itong mga alaga para manmanan ang sinasabing mga aswang at mga barangan. Kinabukasan, araw iyon ng Linggo, niyaya nitong si Tony si Lucas na mananabong doon sa kabilang barangay. Ayon nito na marami ang mga nakikisabong sa lugar na ito at galing pa sa Patag, kaya tiyak nilang nagsilakihan ang mga pusta ng mga ito. Masyadong humanga kasi itong si Tony sa dalang manok na panabong nitong si Lucas. Sa narinig naman ni Lucas, parang musika ito sa kanyang tainga. Sobrang namiss na din niya ang pananabong. Agad na nagpaalam ito kay Eloisa. Pagkatapos na magtanghalian ang mga ito, agad nang papunta ang mga ito doon sa kabilang barangay para mananabong. Kasama nila ni Tony at Lucas ang panganay na anak ni Lucas, itong si Makmak. Sanay din kasi ang batang ito sa pananabong simula doon pa sa bayan ng San Jose, kung saan doon ang pinagmulan nitong si Lucas. Bit-bit niya ngayon ang manok na tubaon. Sabik na sabik itong si Lucas na isabong ang kanyang manok. Ang manok kasi na ito ay isa sa mga espesyal na alaga ni Nanay Kanida na galing pa sa pagiging mga sigbin at mga balbal. Tuwing gabi, nagpalit ito ng anyo bilang isang sigbin at tagabantay ito ni Lucas. Ngunit pagsapit ng umaga, agad naman itong mag-anyong manok. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ng mga ito doon sa nasabing sabungan, marami ng mga mananabong ang nasa labas. Hindi din pipitsugin ang sabungan na iyon. Huwika nitong si Tony na doon na sila sa loob ng sabungan maghanap ng makakatapat na manok. Mas maraming mayayaman kasi ang nasa loob. Mas malaki ang pustahan. May dala naman itong si Lucas na malaki-laking pira. Kaya plano nitong sagara na ang pamumusta. Nang makapasok na ang mga ito, may ilang kakilala itong si Tony na tumulong para makahanap sila ng makakalaban. Wika pa nga nung isang kakilala nitong si Tony. Oh, Tony, mukhang makisig at matikas ang manok niyang dala. Subukan natin ngayon yan. Kumasa si Don Tilmo, ang kanyang manok ang makakalaban natin. Ngunit alam mo na ang matandang iyon. Malaking halaga ang pamusta. Kaya kailangan natin iyon natapatan. Napalingon itong si Tony kay Lucas. Dahil kakarampot lamang ang dala nitong pira. Agad naman na naintindihan iyon ni Lucas. Wika naman ito. Okay lamang iyan ba yaw? Kaya ko hanggang si Quintamil. Kaya lumaki ang mga mata ng kakilala nitong si Tony. Agad na ikinasa ang laban. Kahit na makisig ang tindig ng manok nitong si Lucas, mas marami pa rin ang mga pungpusta sa manok ng kaninang kalaban. Umabot din ng 40 mil ang nabuong pustahan. Pinalaga na nila ni Lucas ang mga ito. May mga nakikipusta naman sa kanilang manok, mga kaibigan at kakilala lamang ni Tony. Ilang sandali pa, hinayaan ni Lucas na ang anak na si Makmak ang magbibitiw ng panabong nila. Nagulat pa nga itong si Tony. Bayo, bakit si Makmak? Ang sagot naman itong si Lucas. Huwag kang mag-alala, Bayo. Ilang bisis ko nang dinala sa sabungan si Makmak. Alam na niya ang mga bagay na ito. At pagkatapos, tumawa pa nga itong si Lucas. Walang nagawa itong si Tony. Napakamot na lamang ito sa ulo ang kanyang iniisip. Baka naniniwala itong si Lucas sa mga pamahiin at swerte.
Pati pa nga ang mga nanonood, nagulat din ang mga ito dahil bata ang magbibitiw sa manok nila ni Tony. Makalipas ang ilang sandali, simula na ng labanan ng kanilang mga manok. Sabay na binitiwan na ng mga ito ang kanilang dalang mga panabong. Nagulat muli itong si Tony at ang mga sugarol nang makita nilang sanay na itong si Makmak sa paghawak at pagbibitiw ng manok. Makalipas lamang ang ilang sandali, agad na nagpapakitang gilas na ang dalawang mga panabong. Agad na umigpaw ang mga ito at nagpapalitan ng mga pagpalo sa ere. Unang bumagsak ang manok nitong si Lucas, ngunit agad din itong muling umigpaw at nagpakawala ng mga palo sa pabagsak na kalaban. Hanggang sa napapatras na ang kalabang manok, hiyawan ang mga nakapusta sa manok ni Lucas. Pati itong si Tony, napapatalon na rin ito. Muling napang-abot ang dalawang mga manok sa ere. Ngunit pagbagsak ng mga ito, agad nang nangingisay ang manok ng kalaban. May sumirit na din na dugo galing sa katawan nito. Kaya agad na batid nila ni Lucas na panalo na sila. Nagpatalon-talon na itong si Tony at napapasigaw. Pati pa nga itong si Makmak, tuwang-tuwa ang bata sa kanilang pagkapanalo. Hindi makapaniwala naman ang panig nila ni Don Tilmo sa madali ang pagkatalo ng kanilang panabong, dahil mabigat na preparasyon ang kanilang ginawa sa tuwing mananabong ang mga ito. May mga itinurok din ang mga ito na mga bitamina sa kanilang manok para makapagbigay ito ng maganda at malakas na laban. Ngunit hindi nga iyon nangyayari. Sa loob lamang ng 5 minuto, natalo na ang kanilang manok. Malaki ang napanalo ng pira nila ni Lucas at nang tingnan pa nila at suyurin ang katawan nitong si Tubaon, walang anumang pinsala itong natamo, walang sugat o galos man lamang. Kaya wika nitong si Lucas kay Tony, "Bayaw, pwede pa nating ilabang muli ang manok na ito. Tingnan mo, wala man lamang itong galos o sugat, pwede pa itong manalo." Agad naman na naghanap ng makakalaban ang mga ito. Ngunit itong si Don Tilmo, dahil sa kagustuhan na makabawi, ang mga ito na ang humahamon sa kanila. Kaya naikasa agad ang bakbakan sa kanilang mga manok. Sa pagkakataon na ito, mas malaki na ang pustahan. Umabot na ito ng 60,000. Kumasa agad itong si Lucas. Malaki ang tiwala niya sa manok ni Nanay Kanida. At makalipas ang ilang minuto, nagsisimula na naman ang bakbakan ng mga manok. Itong si Makmak pa rin ang nagbibitiw. Makalipas ang ilang segundo, agad nang nagpapalitan ng mga pagpalo ang mga panabong. Ngunit ganon na ganon pa rin ang nagiging senaryo at resulta. Mas nangingibabaw pa rin ang lakas at liksi nitong si Tubaon. Agad na napapagiwang ang manok nila ni Don Tilmo nang tamaan ito ng mga malalakas na mga pagpalo galing sa manok nitong si Lucas. At lumipas pa ang ilang sandali, walang tigil ng pinagpapalo ng manok na Tubaon ang manok ng kalaban, hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Mayroong malaking sugat ito sa ilalim ng kilikili na nagiging dahilan para agad itong bawian ng buhay. Sa mga nakalipas na mga sultada, mas pinili nitong si Lucas na hindi na muna niya ilaban itong si Tubaon. Baka kasi pangingilagan ito agad ng mga mananabong. Baka dumating ang pagkakataon na wala nang maglakas loob na lumaban sa manok nitong si Lucas. Kinahaponan, nagpasyang mag-inuman muna ang mga ito doon sa may tindahan. May mga kaibigan na din sina Tony na sumasama at nakikiinom sa kanila. Bukal naman sa loob ni Lucas ang mga ito na maisama. Dala ng malaki-laki na din ang kanilang napanalunan. Bukod kasi sa panalo nila sa laban ni Tubaon, nananalo pa ang mga ito sa pamumusta. Napasarap ang kanilang inuman.
Doon na din sila kumain ng hapunan sa karinderya na nasa gilid lamang ng sabungan. Umabot ng ilang oras ang kanilang pag-iinom. Alas 9 na nang magpasyang uwi na ang mga ito. Kakaunti na lamang ang mga sultada doon sa sabungan at unti-unting nagsiuwian na din ang mga mananabong. May dalawa pang kasama sina Lucas na mga taga roon din sa lugar ng Basak. Ngunit tulad nila, lasing na din ang mga ito at pasuray-suray na kung maglalakad. Tanging itong si Makmak ang hindi lasing. Itong si Lucas, hindi ito lasinggero. Ngunit pinagbigyan niya ang kanyang mga bagong kakilala at kaibigan. Madilim na ang buong lugar. Binaybay na nila ngayon ang gilid ng maisan. Sa lugar na ito, wala nang masyadong kabayan. Ilan lamang kasi ang nagtatayo ng mga kabayan doon sa lupa. Habang naglalakad ang mga ito, may narinig na busis ng ibon itong si Lucas. Sa busis na iyon, alam agad niyang hindi ito ordinaryong ibon. Sa tagal pa naman niyang pagsamasama ni Nanay Canida sa mga bakbakan laban sa mga kampon ng mga demonyo, marami na siyang nakasagupa na iba't ibang uri ng mga demonyo. Biglang nawala ang kanyang kalasingan at bumalik ang kanyang wisyo. Agad niyang sabi kay Tony, "Tony, kayo na ang nasa unahan. Hawakan mo si Makmak. Gabi na. Baka mapatid pa yan sa mga ugat ng punong kahoy na nakambalang sa ating daraanan." Ginawa iyon ni Lucas para kung atakihin man sila ng mga nilalang, agad niyang matutulungan ang kanyang mga kasama.